Sige po, let's continue to declare, in Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. Sige, pagdiin mo sa katabi mo, recipient ito. Okay, amen. Hallelujah. Hindi lamang po yung nasa Pilipinas ang recipient. Tayo po, mas matindi ang nagpapadala po sa atin. Walang iba kundi ang ating pong Diyos. Amen? Hallelujah. Let's just continue to be open. Let's continue to be expecting na ang lahat-lahat ng mga pabor, lahat-lahat ng mga pagpapala ay tayo ay tatanggap. Amen? And I believe lahat po ng mga bagay na yan ay mangyayari po sa inyo. Okay, let's continue. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. Sino po dito yung gusto ng blessing? Okay, alam niyo po kung gusto po natin ng blessing, and the main purpose po ay tayo rin po ay maging blessing sa iba. Kasi po, kung iisipin lamang po natin ang ating pong sarili to become blessed, ay hindi po tayo pagpapala. Kasi mas lalo kang magiging madamot, di ba? Mas lalo kang magiging sakim. Amen? Pero ang ating pong isipin palagi, tayo ay pinagpala para maging pagpapala. Amen? Sa ating pong pamilya, sa ating pong church, sa ating pong mga mahal sa buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ako talaga, blessing talaga ako sa buhay mo. Kaya ingatan mo ko. Okay, sige po, let's continue to declare. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. And I declare protection din sa kanyang po mga pamilya, saan man sila naroon, sa Pilipinas, sa US, sa Lebanon, saan man po sila naroon, they are protected by the blood of Jesus. At walang COVID, walang Omicron, walang Delta variant ang makakalapit po sa kanila. Amen. Sige po, let's continue to declare, in Christ, I am forever grateful for His love, amazing grace, everlasting life, unlimited favor, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of favor, breakthrough, and promotion, for I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will totally change. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Panginoon, I pray, Lord God, that you honor what your people, Lord God, what your sons and daughters have declared today. At naway, Panginoon, mangyari po sa kanila ang kanila pong mga pinaniniwalaan at pinananampalatayanan. At muli, Panginoon, ihanda mo ako, hayaan mo na gawin mo lamang ako as your mouthpiece na maihiyag ko ang iyong salita, Lord God, ng walang pangamba, walang takot, kundi buong tapang, O Lord, hallelujah, with the inspiration coming from your Holy Spirit to declare what you want me to declare, to encourage your people, to strengthen them. In Jesus' name we pray. And everybody says, amen, 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 amen. Sige, palakpakan po natin, Mr. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. We can be seated in the presence of God. Hallelujah. Praise God. Sige, sabihin mo ulit sa katabi mo, ready na akong mag-receive. Ayan. Alam niyo po, last Sunday po we talked about the anointing. Ano po ba yung anointing? Anointing is a supernatural gift from God. Ibig po sabihin, ito po ay isa pong supernatural na regalo sa ating po Panginoon na magawa po natin ang mga bagay na hindi po natin kayang gawin sa sarili lamang po nating karunungan, sa sarili po nating kaalaman, sa sarili po nating edukasyon, sa sarili po nating abilidad, sa sarili po nating kalakasan. Kaya po napakahalaga that when we are serving God, we should always ask and pray for God's anointing to be upon our life. Because this is a supernatural thing. Tama po? We are giving. Why? Because we believe in the supernatural. Kung ako sa sarili ka lamang magre-rely ng pag-asenso sa buhay, mahihirapan ka. Di ba? At ang nakakalungkot po noon, wala po yung kasamang joy. Minsan ay parang baliwala. Lahat ng mga naipong parang baliwala.
Pero sabi po sa Proverbs, sabi, the blessing of the Lord makes us rich and He adds no sorrows to it. Kaya pong pagbabala po ng Panginoon ay nakapagpapayaman at hindi po nakapagbibigay ng kalungkutan. Di po ba? Marami po mga mayayaman. Mayaman lang po sila pero malungkot po ang buhay po nila. Amen. Sabi mo nga sa tayo, buti na lang, papayaman pa lang tayo. Amen. At tayo ay palaging masaya dahil tayo ay nasa ating po Panginoon. We talk about the importance of the anointing, yung ating po pag-asa sa abilidad ng Diyos sa bawsa po sa atin. Then last Wednesday, we talk about ever-increasing hope in challenging times. Sino po naniniwala that this is a challenging season sa ating pong mundo? Okay, hindi lamang po sa... Actually, we're so blessed dahil the least infected country ay Macau. Baka tayo yung number one. I don't know about the statistics, pero kundi man tayo number one, siguro isa tayo sa mga pinagpala ng Panginoon na wala pong cases ng Omicron. Amen? Kaya po, let's continue to pray sa ating po mga pamilya, sa ating po mga mahal sa buhay, sa buong mundo para po matigil na po ang virus na ito. Hindi po tayo titigil. Amen? Ng pananalangin. We talk about ever-increasing hope in challenging times. Hope in God. Pag-asa sa ating pong Diyos. Bakit? Because hope apart from God is useless. Ang pag-asa sa tao, pag-asa sa gobyerno, pag-asa sa mga scientists, pag-asa sa doktor ay baniwala. Okay? Kulang po ang kanila pong kaalaman, kulang po ang kanila pong abilidad. Kung ang pag-asa po natin ay ilalagak lamang po natin sa kanila, ay hindi po tayo magkakaroon po ng totoong pag-asa sa mga nangyayari ngayon. Amen? Kaya po, wag na wag po natin kalilimutan ang ating pong Diyos. Kaya po, ang pag-asa po ng mga hindi po naniniwala sa Diyos, yun po ay naglalahong parang bula lamang. Okay? And then we talk about ever-increasing hope strengthens us in times of weaknesses. Alam niyo po, normal po na minsan dumarating po yung panghihina. Panghihinaan ka ng loob, ano ba nangyayari sa mundong ito? Di po ba? Nanghihina ka dahil na nanghihina ating po pananampalataya. Pero wag na wag po tayong lalayo sa pag-asa po natin sa ating pong Diyos. Dalawa pong klase po yung weaknesses. Isa pong physical at saka isa pong spiritual. Pagka nagtrabaho ka ng 14 hours, hindi po ba? Anong nararamdaman mo? Nanghihina ka, napapagod ka. Tama po? And then, pagka hindi ka nag-church, hindi ka nag-pray, hindi ka nagkabasa ng Bible, ano nanghihina sa iyo spiritually? Nanghihina ka rin. Hindi po ba? Kaya po napakahalaga that we should never neglect the fellowship of the believers. Huwag po natin kaliligtaan ang patuloy po nating pagtitipon dahil dito po tayo nakakakuha po ng kalakasan. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, siguradong-sigurado, lalakas ka ngayong araw na ito. Okay. And then, ever-increasing hope brings joy in times of sorrow. Alam niyo po, kung nalulungkot ka, mga kapatid, hindi lilibangan ng kailangan mo si Lord. Okay, ibig sabihin nun, nagkukulang ka na ng fellowship sa ating pong Panginoon. Why don't you take time? Pagka may day off ka, pumunta ka sa park. Diba? Magbasa ka ng Bible apps mo. Manalangin ka. Idulog mo sa Panginoon ang lahat ng mga nararamdaman mo, ang lahat ng mga nararanasan mo. Idulog mo sa Panginoon ang lahat ng mga worries mo sa iyong buhay. Okay? Para ikaw ay magkaroon ng kagalakan. Amen? Napakahalaga po nun that we should always spend time alone with God. Okay po yun. Maganda po yung nag-gather tayo from time to time sa atin pong Sunday service, sa Wednesday, sa prayer meeting. Pero mahalaga rin po na tayo po ay dumudulog sa Panginoon ng personal. Okay? And then ever-increasing hope brings great expectation for a better future. Sino po dito yung gusto ninyo maging maganda ang taon ninyo ngayon 2022? Amen. Sino po yung gusto ninyo masagap, mas better siya sa 2021? Amen. So patuloy po natin dagdagan ang ating pagtitiwala, ang ating pag-asa sa salita ng Diyos sa ating Panginoon para mas maging maganda ang iyong kinabukasan. Okay? And then ever-increasing hope enables us to face suffering with confidence. Alam niyo po, ang buhay po hindi po puro, puro sarap, hindi po puro comfort. There will be suffering. Okay? Ang suffering po, dalawa pong pinanggagalingan. Yung suffering ng regret at saka yung suffering ng disiplina. Okay? Yung suffering ng regret, hindi po ba bakit ka nagkaroon ng suffering ng regret? Dahil sa hindi mo ginawa yung mga bagay na dapat mong gawin. Hindi po ba? At hindi po tayo bumabata, mga kapatid. Okay?
Kahit na younger looking ka, hindi ka bumabata. Okay? Okay? And then, face suffering of discipline. Ayun po yung ating pong nais na ipagdiinan this year, that we must become more disciplined this year. Magdisiplina po tayo sa ating pong mga kinakain, magdisiplina po tayo sa ating pong mga exercise, magdisiplina po tayo sa ating pagbabasa, sa pananalangin, magdisiplina po tayo sa ating pong mga iniisip, mga pinapasok po natin sa ating isipan, sa mga Facebook, sa mga binabasa po natin. Kasi po, lahat po ng mga ipinapasok ninyo ay mamumunga. Ang isipan po natin para po yung hardin na iyong tinataniman. Okay? Kanina po, kausap ko si Sister Maria, nakakatuwa po dahil ng kanya pong asawa ay farmer. Pero siyempre, pagka sinayong mong farmer, ang nasa isipan mo ay nagtatanim ng palay, nagtatanim ng prutas, gulay, hindi po ba? Pero ang tinatanim po ng kanya pong asawa ay bulaklak. Okay, hindi ko nga po alam kung ano yung palong ng manok. Inaisip ko lang, palong ng manok. Oh. Pero meron palang halaman na palong ng manok. Okay, siguro kamukha siya ng palong ng manok. Kaya yun ang tinatanim. Kaya po napakalaga, it's a very basic rule, basic principle po ng Bible is what you sow is what you will reap. Kung wala kang itatanim sa taong ito, ay wala ka rin aanihin. Kung wala kang babaguhin, huwag kang mag-expect ng pagbabago. Di ba? It's foolishness to expect change without changing anything. Tama? Kaya kung gusto natin ng pagbabago, gusto natin tayo magkaroon ng good health, gusto natin na tayo gumanda, i-apply na po natin yung mga ampalaya cream na binili po natin, na medyo inaalikabok na. Okay? Ibig sabihin, we should do something. Tama po? Kung gusto po natin na maging malapit tayo sa ating Panginoon, talagang mapagpala siya sa ating pong buhay, tayo makaranas din yung pagpapala na nagmumula po sa Kanya, let's read the Word. Let's pray. Di po ba? Gusto po natin ang pagbabago, pero wala ka namang binabago. Walang mababago. Amen. Okay? Ayun po. Gusto po natin makaipon. Sino po dito yung gusto ninyo pagkatapos ng 2022, meron kayong ipon na 10,000? O iba 20,000? Iba 30,000? Hindi ba? Nagising ng lahat. Hindi po ba? So, ibig sabihin, you have to do something. Meron kang paplanuhin. Di ba? Hindi po pwedeng, ay, sana makaipon ako eh. 5,000 na sweldo mo, ang gastos mo, 6,000. Kulang, di po ba? So, ibig sabihin, you have to do something. Unang-una, sundin po natin ang sinasabi po ng Biblia. Ang principle po ng Bible, you give and you will receive exceedingly, abundantly, more than you could ever think or ask for. Amen? And then ever-increasing hope assures us of our eternal life. Tandaan po natin mga kapatid, ang buhay po natin dito is only temporary. We should always be thinking in the other side. Yun pong eternity. Why am I serving? Why am I preaching? Why am I preparing sermon? Why am I praying? Why am I reading the Word? Why am I taking care of you? Why am I sharing the Word of God? Why? Because of this one reason. I want my eternal security. So yun po yung dapat na maging matinding dahilan po natin, kaya po natin ginagawa lahat ng mga bagay na ito ay para sa atin pong eternal security. Amen? Hallelujah. Of course, we have faith that one day we'll go there. Kaya lang kinakailangan po mag-grow po tayo na mas lalo pong matinding confidence, matinding pag-asa, matinding pananampalataya sa pamamagitan ng ating pong gawa. Wala po tayo may dadagdag sa ginawa po ng ating Panginoon. Linawin lamang po natin. Ano po? Pero meron po tayong bahagi na dapat na gawin para makamit po natin ang kanya pong mga ipinangako. Sabi po niya, abide in me and allow my words to abide in you. So whatever you ask for, it will be done for you. Amen. So, ang number one, when I was a young Christian, ang inisip ko lang palagi, yung mga bagay dito sa mundong ito. Pinapanalangin, magandang karir, maayos na pamilya, pera, bahay, kotse. But when you are getting older, ang prayer mo, hindi na yun. Ang prayer mo, Panginoon, I pray na pag dumating ka, Panginoon, ay sama mo ko. Pagka lumipas ang buhay ko dito, Panginoon, I want to be in your presence. Amen? Okay, praise God. Sige, palakpakan natin si Lord. Okay, praise God. So, yun lang po yung ating pong review. Ano ba? Ngayon po, pag-usapan po natin is about lockdown. Okay, usong-uso po yung mga lockdown ngayon. Tama po?
Sa Pilipinas, nag-lockdown na naman. Hindi na naman po makalabas yung ating pong mga kababayan. Si Adrian, nandoon, naka-lockdown daw sila. Hindi sa'yo makalabas. Okay? At sa mga lugar po ba nyo, naka-lockdown din? Hindi pa. So, hindi lahat. Praise God. So, sa Manila lang. Okay, so praise God. Pero sa US, nag-lockdown na rin po sila. Ang Macau, nag-lockdown. Hindi po ba? Hindi po pwede pumasok ang mga taga-ibang lugar. Okay, sa China, ganun din. Hindi po ba? Sa Hong Kong, nag-lockdown na rin po sila. Ibig po sabihin ng lockdown, hindi na po pwedeng tumanggap ng mga turista. Okay? So sa panahon ng lockdown, sino po ba naman ang dapat po nating asahan? Hindi po ba? So sa panahon ng lockdown, ano pong gagawin po natin? Let's continue to put our hope in God. Doon po natin ilagak ang atin pong pag-asa. Okay? Actually po, ang karugtong po niya, lockdown, put your hope in God and receive your miracles. Okay? Kasi po, marami po nangyayari sa panahon po ng mga lockdown in the sa panahon po ni Apostle Paul, siya po ay ni Apostle Peter, sila po ay nakulong dahil po sa pangangaral ng salita po ng Diyos, sila po ay nakulong. They were locked down. So ngayon, ano po ang gagawin po natin in the times of lockdown? Sa panahon po ng lockdown, ano pong gagawin po natin? Wala, tumunga nga ka lang. Lockdown eh. Di ba? Maghintay ka na lang na magbukas. Okay? Of course, we have to do something. Huwag po natin hayaan, nasayangin po natin ang panahon na kung saan ay meron po tayong pagkakataon na mapalakas ating po katawan, magkaroon pa tayo ng mga kaalaman, at mapalapit po tayo sa ating pong Panginoon. Okay? Si Apostle Peter, ano pong ginawa po nila nung sila po yung na-lockdown, sila po yung nakulong? Ginawa po nila, sila po ay nag-worship. Sila po ay nagpuri. Sila po ay nanalangin. Amen? Hallelujah. Hindi po nila sinisi ang kanilang sarili. Ako kasi, bakit kasi napasok-pasok ko pa yung ano na yan, pagpipreach na yan eh. Tutuloy ang nangyari sa akin. Hindi po ba? Hindi po sila nag-self-pity sa kanila pong sarili. Hindi po nila sinisi ang sino pa mga tao. Hindi po nila sinisi ang Diyos. Hindi po nila sinisi ang mga disipulo. Hindi po nila sinisi ang kanila pong sarili. Bagkos ang kanila pong ginawa nila, ang ginawa po nila, sila po ay nagpuri sa ating pong Panginoon. So it's the same thing with us, mga kapatid. Tayo. Alam po natin, although that we are not locked down sa ating pong mga bahay, hindi po tayo nakakulong. Hindi po tayo, tayo lang po ay nakakulong sa Macau dahil hindi po tayo po pwedeng makaalis. Hindi po tayo nakakulong ng sarili po natin tulad po ng naranasan po nila. Ano pong gagawin po natin in the times na kung saan ay para po tayong nakakulong? Nakakulong tayo sa mga sitwasyon na hindi po tayo makatakas. Nakakulong po tayo sa sitwasyon na parang imposible kang makalabas. Nakakulong tayo sa mga panahon na kung saan ay parang wala na yatang mangyayari. Nakakulong tayo sa mga panahon na hindi po natin alam kung ano ang ating patutunguhan, kung ano ang ating po mga magiging desisyon. Mga kapatid, ito po tinuturo po sa atin ng Bible na ano pong gagawin po, ang ano man mga bagay na kung saan tayo nakakulong sa mga bagay na when we are locked down sa spiritually or even physically, what the things that we have to do is to worship. Diba? Parang hirap mag-worship. Tama po ba? Lalo na, alam nyo po, madali pong mag-worship pagka maganda ang nangyayari. Okay? Pero pagka sa panahon na kung saan ay ikaw ay durug ang puso mo, wala ang ipon mo, may sakit ang mga pamilya mo, di mo malaman kung anong gagawin mo, mayroon po mag-worship. Pero yun po yung requirement ng Panginoon pagka nangyayari sa atin yung mga bagay na yun. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ano man ang sitwasyon mo? Mag-worship ka lang. Okay, praise God. Alam niyo po, there's a story in the Bible about Shadrach, Meshach, and Abednego na kung saan, ayan, nagkaroon po ng sitwasyon sila doon na dahil nagpagawa ng estatwa. Yun pong hari, by that time, 90 feet tall, ganun po kataas, at nagawa sila ng batas na kung na dapat ang lahat ng mga tao ay sasamba sa rebultong ito. Ang hindi sumamba sa rebultong ito ay papatayin. Ayun po yung kanila pong sitwasyon. Kaya po si Shadrach, Meshach, Abednego, sila po ay mga Hudyo. Sila po ay
Sila po ay talaga pong worshiper po ng ating buong Panginoon. They are excellent people. Sila po yung mga matatalino. Kaya nga po sila, hindi pinatay sila po ay dinala sa lugar ng Babylonia para sila ay palakihin at magamit yung kanila pong mga talento. Okay? At ang nangyari, since they are really a worshiper of God, at nakakatuwa po sila dahil kaya po din ang kumain ng gulay at tubig lang. Okay. Sabi mo nga sa tabiyo, kaya ko rin yan. Yan po yung tinatawag po nilang Daniel fasting. Okay? Na kung saan ay tubig at gulay lang ang kanilang kinakain at iniinom. Okay? At ang nangyari, ano po, sila po ay natuklasan na kung saan ay sila ay hindi sumasamba sa Diyos-Diyosa na pinagawa ng hari. At ang nangyari, sila po ay pinagplanuhan na patayin. Kaya ito po, tuloy po natin ang istorya. Sabi ito, we are thrown. Sila po yung pinapunta doon. At sinabi sa kanila, ba't di kayo sumasamba sa Diyos-Diyosa na pinagawa ko? Dapat ay kayo ay lumuluhod dito dahil ito ay aking pinagawa. Ito ay aking pinag-uutos na lahat ng tao na aking nasa sakupan ay dapat na sasamba dito. Okay? Kaya po, kaya sabi niya, kayo ay papatapon ngayon sa lugar na kung saan ay punong-puno ng apoy. Sabi naman ni Daniel, sabi niya, if we are thrown into the blazing furnace and God, the God whom we serve is able to save us. And He will rescue us from your power, your majesty. Kaya ano man sitwasyon, meron kang pinagdaraanan. Kayo nanonood online, hindi ko po alam kung ano po ang sitwasyon na inyo pong dinaranas. Kaya kayong iligtas ng Diyos. Kaya kayong iligtas sa Omicron, kaya ko iligtas anumang sakit na inyo pong dinaranas, kaya ko iligtas sa mga sumpa, kaya ko iligtas sa mga plano ng kaaway, kaya ko iligtas sa kahirapan, kaya ko iligtas sa mga sumpa na naipasa pa sa inyo. Sabi ito, He will rescue us from your power. Bakit po? Kasi po, ang ating pong Diyos, He is a powerful God. He is almighty. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Pag samasamahin naman po natin ang lahat po ng mga makapangyarihang tao sa mundong ito ay wala pong panama sa ating pong Diyos. Amen? Kaya tayo po ay magtitiwala lamang po sa ating pong Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi po sila natakot, hindi po sila nabagabag. Bagkos sila po ay nagpatuloy lamang sa pagsamba sa ating pong Diyos. Sabi dito, but even if He doesn't, pero kung ganun pa man, meron pa man silang kondisyon, ganun pa man, masunog man kami, mamatay man kami, sabi niya, but even if it doesn't, we want to make it clear to you, nais ko lamang linawin sa iyo, mahalari, sabi niya, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Okay, alam niyo po, sa buhay po natin, marami po mga nakaset up. Nakaset up na minsan ay gawan tayo ng masama, nakaset up minsan na tayo ay alisin sa ating pong pananampalataya. Pero huwag kang magpapadala, mga kapatid. Amen? Dapat na tayo po ay maging matibay, tayo po ay manindigan sa ating pong pananampalataya sa Diyos na kahit ano man po mangyari sa mundong ito, hindi po natin tatalikuran ang ating pong pagsamba at ang ating pong pagpupuri sa ating pong Diyos. Amen? Sige po, palakpakaman si Lord. Hallelujah! Kaya in a lockdown situation, a no-way situation, a challenging situation, a death situation, you need to lock down your belief. Okay? So, i-lockdown po natin yung ating pong belief. Ibig sabihin talaga, Panginoon, kahit ano mangyari, hindi ako tataligo sa iyo. Panginoon, kahit nanghihina ako, ako ay patuloy na magsilbi. So, Panginoon, kahit ano mangyari, kahit minsan ako offend ako, ako ay patuloy na sasamba sa iyo. Amen? So, napakahalaga that we should lock down our belief para anuman po yung sitwasyon, anuman pong bagyo, anuman pong mga problema dumating sa atin po, ay hindi po tayo mawawala sa piling at sa presensya ng ating pong Diyos. Amen? Kaya po, ang nangyari po, ito po yung nakita po ni Nebuchadnezzar. Ang nakita niya po ay Shadrach, Abednego. Ang nakita po niya, hindi lamang po tatlo, ang nakita niya po ay apat. Hindi po ba? Ang na-lockdown tatlo, pero ang nakita niya po ay apat. At sabi po niya ay maaaring siya yung Diyos. Mukha siyang Diyos. Okay? Kaya, saan ka mapunta, kapatid? Sa init, sa lamig, sa anumang sitwasyon ng iyong buhay, sa hirap, sa ginhawa, ay palagi kang sasamahan ng Diyos.
Hindi po totoo na iiwan ka ng Diyos. Amen? Dahil ito po ay kanya pong pangako na ikaw ay kanyang sasamahan. Ikaw ay kanyang sasamahan kahit saan ka man pumaroon. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, bago po siya umakyat, sabi po niya, I will be with you always. Kaya po kasi nungalingan po sa demonyo po nanggagaling yun, ay iniwan ka na ni Lord mo. Diba? Sayang lahat yung panahon na iniinan mo doon. Nilustay mo. Practice ka pa. Diba? Diba? Ganun ang nangyayari. Pero wag po tayo maniniwala dahil ito po ay kasinungalingan ng kaaway. Kaya dumaan ka man sa apoy, di kanya pababayaan, ikaw ay kanya sasamahan. Kaya put your hope in God. Patuloy lamang po nating sundin ng ating po Panginoon. And then, nangyari pa po noon, since meron po silang excellent spirit, ano po, si Daniel, ay siya po ay na-promote na po siya. Siya po ay kinuha sa kanila pong bayan, sa Babylon, at pinag-aral. Bukod pa po doon, hindi po siya tumigil lang pag-aaral. He continued to excel. Ibig po sabihin, ganun din po ang buhay po natin. Hindi porkit nakarating ka na ng Macau, okay na. You should continue to excel. Na-promote ka, di ba? Dati ka sa, meron kang employer sa bahay, and then nag-work ka na ngayon sa company. Di ba? Hindi ka dapat tumitigil ng pag-aaral. Kaya nga po, promote ko na po. Ano po? Anyway, nandito kayo. We are giving free lessons of Cantonese. Lessons every Friday and Saturday, 8 to 9. Para po ma-improve po ang bawas po sa atin. Okay, ma-brush up naman po yung ating pong Cantonese, hindi yung puro pangyaw, sapman. Madagdagan naman yung vocabulary mo. Di ba? Nasa bara na yung tao, sasabihin mo, saan ba tayo maging San Malo? Layo naman, no? Nasa bara na, San Malo pa rin yung address mo. Di ba? Amen? Okay po? Okay, praise God. We have to continue to excel. Gusto po natin magpapaayos ang ating pong buhay. Let's continue to excel. Let's continue to study. Let's continue to pray. Okay? Huwag yung puro trabaho lang, ano po? Kailangan po natin, we have to work hard, not on our job, but also to work hard on our self. Okay? Kaya po siya sa... And then, alam niyo po, pag ikaw ay nag-excel, hindi po talaga pong meron pong mga tao na magseselo sa iyo. Okay? Pero normal po yun. Tama? Pero dito wala pong siloso. Amen. Hallelujah. Ang ano po dito ay i-push kayo talaga. Sige, i-push kayo sa kung saan-saan ang maabutin nyo, to push you to your maximum potential. Yan po yung nais po namin sa buhay po ninyo. In life, there will be challenges. Diba? Pagka nagselo, siyempre, ang gusto nun, gagawin nga, hatakin ka pababa. Aba, nalalamangan na ako nito. Di ba? Chichismis ka na. Hindi po ba? Sisirain ang diskarte mo sa buhay. Tama po? Kaya po napakahalaga na huwag po tayo magpapadala sa mga taong yun. Okay? Basta magpatuloy lamang po tayo sa mga basa atin, Panginoon. Okay? And then, sabi dito sa may Daniel 6:10, but when Daniel learned that the law had been signed, he went home and knelt down as usual. Kailan ka huling lumuhod sa Panginoon? Last year? Last 2 years? Baka naman pwede mo na simulan uli yan. Di ba? Kneeling down to the Lord is one of the humblest thing that we could ever do while we are here on earth. Pakumbaba po tayo sa Panginoon. Amen? He knelt down as usual in his upstairs room with its windows open toward Jerusalem. He prayed 3 times. He prayed 1 time? 3 times a day, just as he had always done. Okay? Palagi po niyang ginagawa yun, 3 beses po siyang nananalangin. Okay? And then, giving thanks to his God. Dito lang po, makikita na po natin dito, bakit po siya in-excel ng Panginoon sa kanya pong pamumuhay. Bakit siya niligtas doon sa apoy, sa fiery furnace, na kung saan ay pugon, ang tawag po doon ay pugon,
na kung saan ay sila po ay susunugin. Okay? Nakita po natin dito ang kanya pong pagpapakumbaba, kanya pong pagluhod. Nakikita po natin dito ang kanya pong dedication, ang kanya pong devotion na manalangin na 3 beses isang araw. Nakikita po natin ang kanya pong dedication na magpasalamat sa lahat-lahat na ginagawa ng Diyos sa kanya pong buhay. Okay? Kaya po napakahalaga that every morning, palagi po pinagdidiginan nito, magpasalamat ka na. Pasalamat ka, humihinga ka. Di ba wala kang sipon? Tama? That we can really breathe well in this place of Macau. Kaya po, as a part of my gratitude, alam niyo po, every morning, papasalamat ko sa Panginoon, I breathe deeply. Panginoon, maraming salamat sa hangin na aming pong hinihinga. Let's breathe deeply. It's a privilege. Tama po? And always remember, our faithfulness will be tested. Ang ating pong katapatan ay susubukin. Wala pong ligtas doon. Lahat po tayo susubukin ng Panginoon yung ating pong katapatan. Ikaw ba'y tapat lamang sa Kanya pagka nakukuha mo lahat ng gusto mo, naririnig ang panalangin mo? Ikaw ba'y tapat pa rin sa Kanya kung nawalan ka ng trabaho, napauwi ka na ng Pilipinas? Ikaw ba'y tapat pa rin sa Kanya kung halimbawa nabalitaan mo na may sakit ang iyong kamag-anak? Our faith will be tested. Kaya po napakahalaga that we should be unstoppable. Dapat hindi po tayo magpapapigil sa anumang sitwasyon na nangyayari sa ating pong buhay, tayo ay patuloy na mananalangin sa ating pong Panginoon. Tayo ay patuloy na magpapasalamat sa Kanya. Okay? Let us be unstoppable of the good things. Pagka meron ka na nagawa na maayos, alam mong tama, tuloy-tuloy mo na. Huwag mo nang ihinto. Nasimulan mo nang mag-devotion, okay, medyo pumalya-palya ka last year. Diba? Another year naman na ngayon. Tuloy-tuloy muna. Sabi sa katabi mo, tuloy-tuloy muna. Okay? Amen. Hallelujah. Kaya in a lockdown situation, always remain in a humble position. Palagi po tayo nasa diwa ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Knowing and believing that apart from God, that we cannot do nothing. Alaman po natin na sa wala pong presensya po ng Diyos sa ating pong buhay, ay wala po tayong magagawa. Let's always be humble. And always give thanks, always pray, always kneel. Okay? Kaya po, the next day, ano po, the next day na kung saan ay pinatapo naman si Daniel sa mga leon. Hindi po ba? Alam niyo po, ang challenge sa buhay, hindi po natatapos. Di ba? Katatapos lang ng problema mo, ito na naman, mayroon na naman dumating. Di po ba? Kaya po napakahalaga na anuman po mga challenges, we should remain faithful sa atin pong Diyos. Kaya nung the next day, alam niyo po yung hari, dahil para siyang napaglalangan, para po siyang nagimikan ng kanya pong mga tauhan, ng kanya pong mga leaders, at napapirma po siya sa mga bagay na parang ayaw naman po niyang pirmahan, hindi siya nakatulog at siya po ay nag-fasting, hindi rin po siya kumain. And then the next day, umagang-umaga pa lang, siya ay nagpunta na po doon sa lugar ng leon na kung saan ay pinatapon si Daniel. At ito po yung kanya pong nakita, sabi niya, when he got there, he called out in anguish. Pumunta siya doon at sinabi niya, Daniel, servant of the living God, was your God whom you served so faithfully able to rescue you from the lions? Okay. And then, alam niyo po, the God whom you serve faithfully is able to rescue you. Tandaan niyo po, palagi, ano po, ang Diyos na ating po pinagsisilbihan, ang ating pong wino-worship, ating pong inaalayan, ang ating pong buhay, ay kaya kang iligtas sa anumang kapahamakan na maaring pagdaanan mo. Amen? And then, kaya dito, kaya anuman po, hindi lamang po siya ni-rescue doon po sa mga bibig po ng leon. Hindi lamang po siya ni-rescue sa mga malilisyosong tao na kung saan siya ay ginawa ng issue. Okay? Kaya ikaw, ano man pong ginagawang issue sa'yo? Okay, hayaan mo na lang si Lord ang lumaban po sa kanya.
Okay? And then nakaligtas din po siya sa hari, sa dekri ng hari. Kaya always be faithful and put your hope in God. Tayo po'y manatili pong matapat at ilagay po natin ang ating pong pag-asa sa ating pong Diyos. And then the next po, sabi po sa Daniel 6:22, sumagot po si Daniel, sabi niya, "My God sent His angel to shut the lion's mouth so that they would not hurt me, for I have been found innocent in His sight and I have not wrong you, Your Majesty." Amen. Kaya po ang ating pong Diyos, kaya po niya magpadala ng anghel para pigilin ang anumang bibig na nakakasira sa iyo. Anumang bibig na sumusumpa sa iyo. Anumang bibig na nananakit sa iyo. Kaya po niyang pigilin anumang gawa ng kaaway sa iyong buhay. Kaya niyang pigilin ang anumang mga virus na maaaring makasira ng iyong kalusugan. Amen? So nothing, no one can hurt you without God's permission. Okay? Kaya walang maaaring makasakit sa inyo kung wala pong permiso ang Panginoon. Kaya kung ikaw ay merong sakit, pasalamat ka. Okay? Dahil ipapakita ng Diyos ang kanyang kalulatian dahil sa gagawin niyang pagpapagaling sa iyo. Kung ikaw man ay nawalan, halos sige pong nakbakan si Lord. Kung ikaw man ay nanakawan, ikaw man ay nadaya, ikaw ay nawalan, ibabalik sa iyo ng Panginoon niya dahil papakita niya ang kanyang kalulatian sa pamamagitan ng mga sitwasyon na iyon. Amen? Kaya, just imagine, ano po, wala pong kalmot. Wala pong kalmot si Daniel. Just imagine. Oo nga, hindi siya pwedeng kagatin, pero pwede namang kumilos yung mga kamay nun para siya ay patayin sa kalbot. Pero hindi po siya naano dahil sa kanya pong katapatan sa ating po Panginoon. Kaya mga kapatid, it's the same thing with us. As long as we will remain faithful this year, 2022, yun pong ating pong mga unfaithfulness sa Panginoon last year. Let's make a commitment. Let's make a firm decision that this year will be my faithful year for the Lord. Ito yung taon na kung saan ay mas lalo akong magiging tapat. Tapat sa pagsisilbi, tapat sa pagsamba, tapat sa pagdalo sa kanya pong gawain, tapat sa pag-aalay. And then, God will do His part para ikaw ay kanyang i-bless ng todo-todo. At kaya po ang hari, dahil sa siya ay nagalit doon sa mga nanggoyo sa kanya, okay, nandaya sa kanya, ginawa po niya, inaresto po niya lahat po ng mga nagpapirma sa kanya sa decree na yun, at yun ay kanya pong ipinatapon doon sa mga sa den of lions, sa kulungan po ng mga leon. Kaya tandaan po natin palagi, God will always fight your battle. Ang Diyos ang palaging lalaban po sa inyo pong mga laban. At ang yung pong mga gumagawa po sa inyo, one day magbubumirang po. Yung kanina pong sinasabi sa inyo, one day magbubumirang po ang lahat po ng mga ginawang masama po nila sa inyo. Okay? Because sowing and reaping is applicable in every area of our life. Whether it be positive or negative, masama man o mabuti ang ginagawa mo, it will always come back to you, come back to them na nakasakit sa inyo. So whatever they have thrown at you, they will come back to them. So just continue to put your hope and trust God. Okay? Kaya in this lockdown season, ano po, let's continue to put our hope in God. Put your hope in God. Why? Because He can do things beyond your imagination. Patuloy lamang po natin ilagak ang ating panahon. Huwag mo nang i-figure out kung paano mangyayari yun. Di po ba? Sometimes, hindi nang pinapakita sa atin ng Lord ng lahat na mangyayari. Di po ba? Nais lang ng Panginoon na tayo ay magtiwala sa Kanya. And God will do things na hindi nyo po naiisip na magagawa o mangyayari sa inyo pong buhay. And then, put your hope in God. Why? Because He can defeat the most powerful enemy who wants to harm you. Kayang wasakin, kayang labanan ng Diyos ang malakas na kaaway, nakikita man o hindi.
Okay? He can even make your enemy to be for you. Diba? Kahit na yung kaaway mo, magiging kapatid mo na yan. At ang mangyayari po niyan, tagal-tagal mo nang niyayaya mag-Bible study, ayaw sumama. Diba ba? Pero isang milagro lang ng Panginoon. Yung pong mga mahihirap, yung mga hardliner na mga di naniniwala sa Panginoon, ay kaya lumapit sa Kanya sa isang iglap. Amen? And then, put your hope in God and receive honor. Di po ba? Pagka nilagak po natin ang ating pong tiwala sa Panginoon, alam niyo po, kaya po, sometimes, ang breakthrough nangyayari po when breakthrough comes before our breaking. Okay? Ibig sabihin, binibreak muna tayo ng Panginoon bago lumalabas ang breakthrough. Kaya, if you are in the breaking season right now, get ready for your breakthrough. Okay? Sige, ligligin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, malapit na tayo mag-breakthrough. Okay? Praise God. Hindi po ba? Promoted na siya, and then napagbintangan, and then pagkatapos, pinromote pang lalo ng ating pong ng hari. Bakit? Ginamit po ng Diyos yung hari para i-promote siya lalo. After na siya po yung nagsusupervise doon sa mga leaders, ngayon po ay buong empire, buong kaharian na yung kanya pong pinamumunuan. Kaya, when you put your hope in God, you will become an influence to others to also give glory to God. Alam niyo po, yung ating pong buhay is an influence. Whether you are a bad influence or you are a good influence. Piliin na po natin yung good. Apektuhan po natin ang buhay po ng mga anak po natin. Maapektuhan po natin ang buhay ng ating mga kaibigan, kasama sa trabaho, kasama sa church. Kahit na po yung mga kaaway po natin, kaya po natin ma-impluensyahan kung tayo ay patuloy na magiging matapat sa ating pong Diyos. Amen? So sino po dito yung gusto yung maging mabuting impluensya sa kanya pong kapwa? Hallelujah. Sige po, let's all stand up. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you in this season, Lord God, of lockdown, na kung saan marami po mga tao ang hindi po makapag-travel, marami po mga tao hindi po madalaw ang kanila po mga mahal sa buhay. Marami po mga tao, Lord, ang naglalayon na makapagtrabaho, pero dahil po sa restriction ng bawat bansa ay hindi po mangyari. Panginoon, muli po namin dinudulog ang aming pong mga mahal sa buhay, ang aming pong mahal na bansa. Panginoon, ingatan mo, Lord. Hallelujah, ay pong bansa, Lord. Bigyan mo ng karunungan ang mga nasa gobyerno, ang nasa mga hospital. Lord, at even longer, ang bawat pamilya, upang magkaroon po sila ng pag-iingat sa kanila pong sarili at disiplina, upang hindi na po lumaganap ang nakakahawang sakit na ito. Continue, Lord God, to cover with your most precious blood every family members that we have. Wherever they are, O Lord. Continue, Lord God, to stretch forth your hands, O Lord, upon them, your hands of protection and provision to be upon them at all times. Hallelujah. Hallelujah.